why not convert it into asset? Okay? So that's the best business source. Okay? Converting your liability into business. Alright, so magandang Saturday morning sa lahat ng mga believers natin. So, ingat po tayo, medyo maulan pa rin sa ating paligid. Okay? Alright, so pag-usapan natin, agad-agad. So, kasi marami nagko-comment doon, ang haba ng intro mo eh. Ang dami mo sinasabi. Alam niyo, pag ano, dinidelete ko talaga eh. Yung video ko, dinidelete ko, ayoko na may comment. Kaya, tapos hindi na tayo mag-intro. Ito na, go na agad. Okay? Here we go. Let's go. Okay, so, ito ah, ilan ba to? Seven negosyo sa barangay and their sources. Base ito sa paglilibot ni Rockstar ni Doc. For 2 weeks ata kami last week and the other week, nag-ikot tayo. In fact, umalis ako dito ng 2 days para lang makapag-ikot. So, there are business sources na natagpuan natin na pwede mong gawin dyan sa barangay mo. Okay? So, let's go! Alright, so unang-una na business source na pwede mong gawin or business concept. Okay, eto. Business from your liability. From a liability. Okay? So, ganito, diba? Sabi ko nga po sa atin, meron tayong dalawa. There are 2 types of property. One, the asset and the liability. The asset, nagbibase na income. Liability, of course, we keep on spending for that. Okay? So, meron kasi tayo natagpuan na actually dalawang negosyo na mula yun sa first naging na liability nila. That means they are spending money dun sa lote nila. Pinapaayos, nagbabayad ng tax, tapos naglilinis, may nagbabantay. So naisip nila, bakit nga ba ako nagbabayad dito? Why not convert it into a business? So yun po ang nangyari sa car wash, RMJ car wash ata. RMJ ba? Check na lang. RMJ car wash. Lagay namin mga picture dito. And that is food corner. And meron din kaming isang pinuntahan dito sa Bagak. So, actually pareho silang seaman, Sir Ricky and yung isang may-ari sa Bagak. So, ginawa naman niyang coffee shop. So, isa siyang paligid na lupain nila kasi sa Bagak maraming bakanting lupain po eh. So, instead of bakante lang siya, while pandemic, while still in pandemic, so, yun, kinonvert niya sa coffee shop. Okay? So, ngayong umaga, ano ang meron ka? Anong asset meron ka? O anong liability meron ka? Why not convert that into asset? So, meron kang bakanting lote, iparent o gawing negosyo. Or meron kang isa pang bahay na wala namang ano, naglilinis, nagpapalinis ka pa. Why not convert it into a business? Or meron kang extrang car, 3 sasakyan mo, minimaintain mo, pinapagas mo, pinapacar wash mo. Bakit hindi mo gawing business? Or dala-dalawa yung cellphone mo, 3 ang laptop mo, ang dami, no? So, niloloadan mo, binabayaran mo every month, why not convert it into asset, okay? So, that's the best business source, okay? Converting your liability into business, okay? So, that's the first. Second po, abang tayo nagkakape, mag-coffee tayo mga delivers, ha? Ang bilis ni Doc, no? Walang intro. Kasi ayoko kayong naiinis eh. Ayoko nang ganun. Okay? Pangalawa po, business from your hobby. Yung libangan natin. So, natagpuan naman namin si Ma'am Maria Fe. Palagay na lang dito, editor ko ah, na lahat ng mga binabanggit ko negosyo. So, si Ma'am Maria Fe Valdez. So, first lady po siya ni Campus Director, Engineer Walter. Hello po sa inyong mag-asawa. Salamat, napakabait niyo po. So, ang business niya naman, mga halaman. So, from hobby na nagdidilig siya, ay inaalagaan niya yung mga halaman niya. So, naisip niya, bakit hindi ako magbenta? And makatulong na rin sa iba. Kasi minamarket niya na rin po yung mga halaman ng mga kaibigan niya doon. Kasi nga po, napakaganda ng climate sa Bana, sa Abukay Campus. Binder, sabi ko nga po, di ba? Nagturo tayo ng 7 years doon. So, ang lamig po, tapos masagana sa lupa, mataba pa yung mga lupain. So, yun. So, naisip niya na gawin ko na itong business. So, nagbenta na siya, nagre-replant siya, bumibili siya ng materials dito sa bayan. Okay? So, your hobby. What is your hobby? Gusto mong ginagawa, okay? Na pwede mong gawing business. Alam mo, yung isang advantage pag naging negosyo mo yung libangan mo, kailanman hindi ka makakaramdam ng pagod. Hindi ka mapapagod.
Kasi di ba nung ginagawa mo siyang wala kang income, di ka napapagod. Mas lalo hindi ka mapapagod ngayon. Kasi alam mo, at the end of the day, meron kang income. At the end of the week, at the end of the month, meron kang magkakaroon ka ng income. Okay? So, yan ba ay pagluluto? Yan ba ay painting? Yan ba kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo ng negosyo yan. Okay? That's the perfect business. Okay? Para sa akin yan, ha? Yung hobby mo, gawin mo negosyo, masaya ka, main income ka pa, perfect, alright? And number three, okay, yan, business from your home space, alright? So, meron mo na po tayo mga nakita sa daan, no? So, nung nag-iikot tayo, so meron tayong, like unang-una nakita natin, Express Pay. So, ang Express Pay, na-vlog ko na yan, mag-asawa, tapat ni Aling Tisay, dun lang sa bahay nila. Yung space nila doon, nag-extend lang siya ng konti, pinunturahan niya, tapos nag-franchise siya ng Express Pay. Alright? So, pwede, di ba? Napakalaki ng kita noon, no? Ano pa lang, alas 6 pa lang, parang mahaba na pong pila doon. Remittance center po kasi ang Express Pay. Okay? So, na-vlog na natin yon, and siguro kung gusto nyo pa, mag-vlog tayo ng hiwalay. Okay? Pero pinapakita ko muna dito. Concept. Business mula dyan sa home sa bahay mo. Space lang sa bahay mo. Alright? So, nakikita ng tao, yon. Express Pay, Sari-Sari Store, of course, marami tayong nakita. Bigasan. Meron din tayong nakita na rental for catering. Video ko for rent. May nagbibideo ko pa rin pa ngayon. Parang repair ata yon. Basta yung space mo, basta tabi kang daan, pwede kang magnegosyo. Okay? So, kaya yun ang next challenge ko sa ating lahat. Meron ka bang, malawak ba yung ano mo, yung space ng bahay nyo? Yung terrace nyo, baka sobrang luwag? O yung gilid? Merong kang, parang pwede mo siyang i-convert or something na existing naman na yan sa bahay mo. Basta part ng bahay mo. Part ng bahay mo na pwede mong maging negosyo. Okay? So, para, you know, ang kagandahan kasi ng negosyo mo na part ng bahay mo, alam mo yung madali na wala, hindi ka na magre-rent, tapos your family can also be involved in doing the business. So, like kami, family na kami. Yung team ko, team A ko ngayon, family ko lang, lahat sila. Lahat ng team A ko, family members yan, di ba? So, yun. So, yun yung ano natin, yun yung pwede mong gawin. Kung meron kang space sa bahay, pag-isipan mo na, anong pwede kong negosyo dito? Okay? Next po. Ito, business with multiple concept. Alright? Meron tayong nakita na 3-in-1 business, 4-in-1 business. So, may nakita ko sila Ma'am Gerlene, meron silang milk tea, pizza, corn dog, Korean, ano yata, street food. Ano pa meron doon? So, multiple, maraming benta. Si Aling Tisay binibenta. Si Aling Tisay lang, di ba? May RTW, may ano pa, meron siyang bigasan, sari-sari store, meron pa siyang mga laha. So, by the way, open siya for reseller, APM lang kayo, okay? So, yan yung mga business concept, multiple, okay? So, na pwede mong, pwede kang magdagdag. So, next challenge natin, ano meron sa negosyo mo ngayon, okay? Dagdagan natin, okay? So, pwede mong, like yung isang pinuntahan namin, ang dami niyang, ang dami, yung lomi na siya, may nagtitinda pa siya ng sabon on the side. Meron pa siya mga anong tawag dito? Meron pa siya mga damitan, may mga chinelas, meron pa siyang home wifi ba? Piso net? May piso net pa siya. Dami, di ba? So, ano ngayon ang pag-isipan mo? Anong pwede mo idagdag dyan sa binibenta mo? Okay? Next po, na business idea. Ito, ang term ko, hindi pa ako makaisip ng perfect term. Pero, by the way, bago tayo magtuloy-tuloy, ha. So, sa lahat ng mga gusto mag-join sa akin palang dalawang team, mamaya meron tayo, every Saturday and Sunday, meron tayo sa SMDC Rockstar. Lahat ng mga OFW, if you want to join my team, PM ka lang. And if you want to avail sa mga different real estate properties ng SMDC, nandiyan mga pictures, PM mo lang ako if you want to be part and if you want to buy, okay? And of course, IMG Rockstar din. So, nandiyan ang ating personal FB, message lang kayo. Meron tayong mga free webinar if you want to join us for your additional source of income and possible investment, okay? Alright, so tuloy tayo. Ito naman, okay? So, business with by schedule.
Di ko kasi pa ma-term eh. By schedule, meron kaming pinuntahan dun mismo sa kanto ng pulis. Okay? Sa umaga, ang tinitinda niya, pag dumadaan ako, mga isda-isda, may mga limasag pa ako nakita. Tapos maya-maya may lugaw. O, kasabay ata eh. Yun, tsaka lugaw. Tapos mga bandang tanghali, may yelo. Tapos bandang hapon, meron siya, sa gabi, meron siyang inihaw, chicken. Tapos meron siyang buko juice. So, depende yon sa oras, by hour. Alimbawa, 8 to 10, ito tinitinda, 10 to 12. Di ba maraming ganong concept? Bakit hindi natin pag-aralan? Pag-aralan mo kung ano yung pwede mong i-alternate sa business mo. For example, nagtitinda ka lang ng hinihaw. Hinihaw lang mo na tinitinda mo. E naisip mo, sayang naman eh, mahaba pa yung oras mo. Ano yung pwede mong ibenta na mula alauna hanggang alas 4? Kasi ang hinihaw, 4 to 8 yan, di ba? Pero ano pwede mo pa ibenta ng 1 to 4? Baka merienda, baka pwede mo lagyan ng burger, ng anong tawag dito, fries or whatever, di ba? So basta yung concept ng alternating na binibenta mo, okay? It's a nice concept, di ba? Next, eto pa. Ang dami pala dito eh. Number. Basta, next natin. Ayan, negosyo sa daan. Yung mga visible. Basta ang lugar mo na dadaanan, magbenta ka, maraming nagdadaan. So nakita natin, may nagtinda pa ng lechon baboy. Doon sa daanan, papunta sa Abukay. Ano ba yung nakita natin sa daan? Prutas. Yan mga common. Di ba? So kung ang lugar mo, or meron ka nakikita na lugar na, eto busy place to eh. Pwede ko tong gawing negosyo, space, or basta something na pwede mong ibenta dyan. Imagine mo ako humanga ako doon sa naglilitsyon eh. Yung naglilitsyon po na yon, malayong lugar yon, di mo akalay may naglilitsyon doon. Di ba? Pero naisip niya, kaya naman, yung may bibili dito, di ba? Nakas loob, may order sa kanya, di ba? So, mag-ikot ka ngayon, isip ka ng mga lugar, at to, baka pwede ako magbenta dito. May spot ka ng lugar, okay? Visible na lugar. And last na to. Ito, negosyong base sa negosyong consignment. Meron tayong nakita si Kuya, GoToMars, yan. GoToMars, yung kanyang isang binibenta doon, mga fried chicken. Pero yon consignment. So, dinadala sa kanya pag morning, tapos pag hapon binabalikan siya. Ang charge lang sa kanya, yung nabenta. So, kukunin yung mga hindi nabenta. Di ba? Wala siyang puhunan. Tapos, add-on lang dun sa kanya binibenta. It's a nice idea, di ba? So, pwede kang maganap ng consignment. Halimbawa, meron kang kakilala na supplier. Okay? Supplier na pwedeng, sabi mo, consignment lang. Magtinda ako niyan. Tapos, pag di nabili, babalik ko sa'yo. Something like that, di ba? Alright, and eto na, ang pinaka highlight natin, okay? Pakuha kayo yung box natin. Sorry ah, yung Ewa. Eto na mga kapatid, may bago tayo kasing ka-partner. As you know, tayo po ay merong new business with my partnership, NGC Rockstar Management Consultancy. So meron na tayong separate company for that. Thank you sa aking mga partner. Ano po yan, talagang pinag-isipan natin, sabi ko I want to, gusto ko ituloy ang negosyo, kailan masyado ng busy si Doc at yung iba hindi naman natin expertise, so naganap tayo ng expert sa accounting, expert sa other aspect of business, ISO certification, so kaya nabuo natin to. So kung gusto mo ng mga services namin under NGC Rockstar Management Consultancy, yan, PM ka lang, okay? And ito, isa sa mga clients namin on how to, ito, mga clothing line. So we're looking, mamaya ngayon meron kami photoshoot eh. Ang taray ni Doc, no? Kala mo artista eh, pictorial pa. Padating na po yung photographer namin, makeup artist. So ito, sobrang kasi ganda quality nito mga damit. Ay, meron pala pa silang page, pakita na lang. So nandito na ngayon mga sample. Tininan ko, sobrang ganda. Pakita ko kayo ng isang sample po ah. Yung pinang TikTok ko, nakita nyo ba? Mga delivers. Yung pinang TikTok ko nung isang araw, pakilagay mo nga para makita naman nila. So ito, ayan mga ganyan, hoodie and jogger po. Ang ganda po ng tela mga kapatid, pang rockstar talaga. As in, mamaya, imo-model natin to. So ano naman yan to? Ngayon, we are looking for online sellers. So if you want to become reseller, dyan sa yung barangay. So ito, sa to sa concept mo.
So mag-PM ka lang sa akin, i-connect kita sa aking team AWA. It's an AWA solution na yan po ang brand niya from Vietnam. Sobrang ganda po ng kanyang ano, ng tela niya. So kaya pwede mo na tong isang business idea. Pwede estudyante, pwede nanay, pwede may negosyo existing, isama mo na to, please. tapos bukas magpapakita tayo ng suot natin to. Sobrang ganda po ng tela niya. Meron kami at hintayin nyo, meron kaming model nito. Hintayin nyo lang siya. Okay, maraming salamat. So, sana nakatulong tayo to give you business idea, okay? So, start ka na. Ngayon na, mag-decide ka na. And, hintayin kita sa akin dalawang team. IMG Rockstar Team and SMDC Rockstar Team for your additional source of income. Let's go! Let's go!